Good evening mga kabunso, mga kalangga. Good evening. Good evening sa lahat. Kasi gabi na dito sa Saudi Arabia. Ano ko lang po, may nag-send kasi sa akin na ipa-reaction ko daw. Kaso nga lang, sabi ko, sige, isend mo sa akin. Yun. Sana huwag kayo magalit sa akin dahil lang bibigay lang po ako ng reaction. Mga kamamigs, mga kabunsuan natin dyan, huwag po kayong magalit sa akin kasi reaction lang po ang ginagawa ko. Wala naman po akong ibig sabihin na pinapatamaan, pero kung ano yung kung ano po yung naging reaction ko, sana po galangin nyo na lang. Kasi may kanya-kanya po tayong reaction. Okay po ba? Tama po ba? Okay. Ang bigyan ko ng reaction dito ay yung hindi ko lang alam kung real account pa to or totoo ba talagang account niya to. Sa Bot Family Tesorero po ito. Sana po huwag kayo magalit kasi nag-send lang po yun sa akin at binigyan ko ng reaction. Okay po ba mga langga? O di ba? Hindi ko lang, kasi tiningnan ko yung profile niya. Real naman. Inano ko naman yung account niya. Real naman din. Real account siya. Pasensya na kayo, medyo maano ako magsalita. Anuhin ko lang, basahin ko lang bago ko po siya bigyan ng reaksyon. Mga langga ha, mga kabunsoan natin dyan. Ang sabi kasi niya dito, pati kaibigan ng idol nyo na dati niyang kasamahan di na kasundo ngayon. Sila Jess Rabalos, Jacinto, Joe Hidalgo, Cherry Cross at Mayan Basa ang di nyo napapansin. Simula noong i-promote ni Mayan yung YT ni at Tita Mahal, di na siya pinapansin ng mga Molino. Kahit si Ann at Yams, ganon din. Kay Cherry, bawat post ni Mama na naka-like siya. Ganon sila kasamang tao. Yung pasabog na nilalabas namin, di yon gawa-gawa. May source kami, kaya huwag nyo kami igaya sa inyong idolo. Bakit kamo di nagsalita ang idol nyo? Dahil may respeto kamo sa pamilya namin. Yun po yun. Na hindi nga siya makatingin at di nga siya makausap na nananatili lang ng kakausapin, depende sa pagbibigyan daw ang ibig niyang sabihin. Ano to, ang both side parang anak both Molino o Tesorero, hindi ko lang alam kung ano siya, anak ba o asawa o ano siya. Basta kay si Poknoy Pipoy, yun po ang nagpo-post. Yun po ang name ng nagpo-post. Bigyan ko lang ng ano siya, binigyan ko siya ng reaction. Ito po yung masasabi ko sa akin lang. Hindi naman po kailangan Poknoy, hindi naman po kailangan na pati kayo, kung sino man kayo nasa sideboat family Tesorero, hindi na po kayo manghihimasok o sino ka man o kaano. Kasi po, hindi po kayo pinapakailaman ni Bunso Migs Molino. Isa pa, kung ano man yung mga alagad niya, ang ibig po nyo yung sabihin, masama pong mga ugali ang nakapaligid kay Bunso Migs Molino. Hindi po ba yun po ang ibig nyo sabihin?
Ni minsan ho ba nakakasama ninyo si Bunso Mix Molino sa bahay nila? Diba? Nananatili po si Mahalang po talaga ang nakakasama niya. Paano niyo po nasabi na masama ang ugali ni Bunso Mix Molino? Poknoy. Paano niyo po nasasabi na masama ang ugali ni Bunso Mix Molino? Poknoy Pipoy. Kung totoo man tong account mo, ang masasabi ko lang sa iyo, kung anak ka man, pamangkin ka man ni Mahal, huwag na ho kayo manghimasok. Kasi po, ano po bang ibig ninyong sabihin o bakit po ba nag-ingay kayo ngayon? Why? Isa pa po, hindi po nagsasalita si Bunso Migs about sa inyo. About doon sa side ni Cutie Pie. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Yung masasabi ko lang po kung ano po minahal namin si Cutie Pie. Ano po ang nakikita namin, kalukuhan, kaligayahan, kasiyahan, katuwaan, yun lang po ang nakikita namin. Hindi po kayo kasali doon sa iniidolo namin. Labas po kayo doon. At sana, huwag nyo na po yung panghimasukan yung buhay ng mga kaibigan ni Bunso Mix Molino, pati pa naman yung mga kaibigan ni Bunso Mix Molino, bibigyan ninyo ng sabihin ninyo na mga masama na ang ugali ni Bunso Mix Molino dahil nagkasiraan na silang magkakaibigan. Hindi niyo pa ba alam na magkakasama-kasama sila doon sa ano nila na video nila last na anong buwan yon na yung happy-happy lang. Magkakasama sila ni Jis Abalos at yung sinasabi mo na si Yamsi, si Cherry Cruz, magkasama-sama po sila. Paano po masasabi ninyo na masamang ugali ni Bunso Mix Molino? Nakakasama niyo po ba siya sa isang bahay? Di po ba si tita niyo lang po ang kasama sa bahay ni Bunso Mix Molino? Magkaroon naman po tayo sana ng utang na loob sa Molino family. Huwag na lang po natin silang sirain. Huwag na lang po tayo magsalita ng hindi maganda about both Molino family o Molino family. Kasi po natagpuan po ni Cutie Pie ang kaligayahan na hinahanap niya na hindi niya nakikita at mulat simula pa. Kadami-dami na pong karelasyon ni Cutie Pie pero nibir po ang natagpuan niya ang tunay na pagmamahal. Nandoon po sa mga Molino pamilya ang natatagpuan niyang pagmamahal. Kaya nga pinapauwi noong kasagsagan ng pandemic dahil gusto ni Bunso Mix Molino na iuwi siya dahil namatay yung papa niya. Pero anong sabi ni Mahal? Anong sabi ni Cutie Pie? Dito lang ako kasi wala rin naman mag-aalaga sa akin dahil ang papa ko ay naa sa ospital. Kasi po ang paniniwalaan po namin ang salita ni Cutie Pie na ang sabi niya mananatili siya sa poder ng mga Molino at hindi siya papababayaan ni Bunso Mix Molino. Yun po yun, malinaw po na sinasabi ni Cutie Pie na huwag kang mag-alala papa dahil nandito po si Bunso Mix Molino mag-aalaga sa akin. Sana po, wala na po kayong pakialam kung ano po ang nakikita ninyong ugali kay Bunso Mix Molino. Ang tanging nakakaalam lang po, Pipoy Poknoy, ang tanging nakakaalam lang po ay si Cutie Pie. At hindi na po mawawala yon ang pagmamahal namin sa Mamigs. Yun lang po ang masasabi ko. Poknoy, Pipoy, kung real account man to o ano man ang account na to, tama na po ang pagsira niyo kay Bunso Mix Molino kasi po no isang salita na mga salita or hindi siya magsalita dahil guilty or dahil totoo ang mga sinasabi ninyo about sa mga Molino family. Ayaw po magsalita ni Bunso Mix Molino dahil ayaw po niyang makasakit ng tao at lalong-lalo na po sa family ni Cutie Pie. Nirirespeto po niya 'yon at respetuhin na lang po natin. Ipo ba? Yun lang po yung masasabi ko. Huwag na po kayong makialam kasi po hindi po kayo pinapakialaman ni Bunso Mix Molino. Yun lang po ang masasabi ko. Kasi sa totoo lang, hindi naman sana kayo dapat makikialam dahil pamangkin ka lang ng tita mo o ikaw man kung sino man ikaw. Huwag na po kayong makialam. Please.
Kasi po kung totoong real account man to ang ginagamit ninyo dito sa post na to na screenshot ng nag-send sa akin. Nakita ko po yung mga profile dito ay mukha po ni Irene Tesorero at mga bata pa to ang nakasama niya dito. It means anak niya ito ni Irene Tesorero. Pero hindi ko po sinasabi na kayo po ay nagpo-post ng ganito na laban na masama kay Bonso Mix Molino. Hindi ko po alam kung real account or ano po. Ang akin dito, may nag-send sa akin at bigyan ko ng reaksyon na sa sarili ko. Yun lang po. Wala po akong sinasabi na laban po sa inyo. Yun lang po ang masasabi ko. Uulitin ko po, reaction lang po ako sa post na ito. Ang masasabi ko lang din po, kung anak ka man ni Irene, huwag na po kayong manghimasok sa problema ng mga Molino family. Kasi po, never po kayong sinisiraan ni Bonso Mix Molino. Patahimikin na po natin si Bonso Mix Molino about naman kung masama man ang ugali or sa ano pa man ang masasabi ninyo. Wala na po kayo. Dahil wala na po eh. Tapos na po, hindi na po kayang ipagtanggol ni Cutie Pie ang nag-iisang attorney niya. Dahil nasa heaven na po siya. Tama na po, wala na po tayong magagawa. Yun lang po ang masasabi ko. O, okay na po tayo dyan, di ba? O, yun lang po masasabi ko. Thank you so much para sa mga subscriber ko at saka mga nasa baba kahit binabasa ako. Shout out sa inyo kahit galit kayo sa akin. Thank you so much. At shout out pala doon sa aking team, Mamix Royal Couple Group at sa aking admin officers, si Girly, Junie, Chris at 13 at si Bello at saka si Marites at saka si Tess. Hello guys! Shout out sa inyong lahat. At shout out ko pala yung isang nag-i-effort sa akin palagi na nanonood sa akin. Shout out po Mama Chi. Hello, I love you. At saka si isa pong kaibigan ko. Shout out po. Di po ba? Shout out sa inyong lahat. Ano po yung i-shoot out ko? Shoot out lahat-lahat. Kahit galit po kayo sa akin.